ang gagawin ko po, manalo at matalo yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang, mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos, kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang magagarantee yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Buong Pilipinas po yun, malaki po yun, ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea, worth 500 million. At mag-uumpisa na po kami by December, latest January. Mass production na po kami. Quality dahil Korean technology, pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero di ginakalawang. So na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa nandito na, ginagamit na ngayon yung mga transport group. At nagpunta mo transport group sa bahay, sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagnegosyo dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahirap. So naghanap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po, 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Buong Pilipinas po yun. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayan nila, yun ang card nila. Etong card na ito, international, worldwide. Dahil Visa card, Narbacan card, lahat ng bayan magkakaroon, ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. So, ito po, gawa-gawa lang namin, pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan, uunlad ang ating bansa, dahil andar ang ekonomiya natin pag nasa bangko ang pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tiyatago, kung saan tiyatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may tayo sabong, nawala na. So, makakatulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko, at mas marami akong magagawa, mas madali ko magawa kung ako ihalal na senador. Okay. Maraming salamat, sir. Salamat po. Yeah. Tanong po sa media number one, Net 25. Miss Mean. Sir, good morning po. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration din? Independent, pero ang partido ko, LL. Ano po yun, sir? Lakas loob. Sir, dun sa binabanggit nyo kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makikinabang dun sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent Seven, at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay at magpipirman na kami dahil mass production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag-uusap na po sila sa akin. Michael Rogas. Michael Rogas po, from Radyo Pilipinas. Saan po ninyo kukunin niyo pong pondo para po sa sinasabi po ninyong programa na pagbibigay ng jeepney modernization, at hindi po ba kayo malulugi sakaling gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi po ba kayo malulugi, Gob? Lugi. Malulugi ako ron. Hindi ako bali malugi, basta para sa masa, para sa ating bansa. Kagaya nung ginawa ko Miss Universe, lugi, sabi niya, kinuha ko, lugi. Pero maganda sa ating bansa. It was considered as the most successful Miss Universe ever in the entire world. So, binibigay sa akin ng Miss Universe anytime.
gawin ko raw, wala nang down payment, wala nang may discount pa. So, yun ang nangyari. The best Miss Universe ever. Walang nakakuha po sa Pilipinas ever. Not even the government. Nagawa ko po yun. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Maaaring po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gov? Yes. Yung digital bank, meron kaming bangko sa Amerika. Bihira po mag-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron. Bigam Bangko International. Meron din akong local bank. At meron kami yung digital bank. Yun ang tutulong magpandar. Right now, our card is being powered by Union Bank. Katulong yung bangko ng masa na ginagawa ko ngayon. Maybe within a month, under na yun. Yun ang tutulong dahil dalawang gagamitin ko, Visa card at saka Mastercard. Buong bansa, bibigyan namin ito libre. Katulong ang ating mga mayors. Matagal na namin programa ito, itutuloy po namin. Kasama ko po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and cooperative and transport group. So, eto po, itatap lang sa jeep nila, lipad na sa account nila. At nagagamit ito sa buong mundo. Nasubukan ko na US, Las Vegas, Japan, Korea, sa ibang bansa, nagagamit po ito. Tatlo lang nagpapandar ang credit card. Union Pay, Visa Card, Mastercard. So, ito, Visa Card, lumandar. So, ginagawa namin ngayon, Mastercard, para sa lahat. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Kami po magbibigay sa kanila ng bank account with credit card as a debit card. Mon Galvez, TV5. Good morning, Mon Galvez po sa TV5. Sir, just to clarify, kasi sabi nyo nga po kanina, lakas ng loob lang talaga yung pinangahawakan nyo po ngayon. Pero you're saying na ang pinupush nyo po talaga is yung PUV modernization, which is in line sa administration po na plano. Hindi ho ba kayo na-consult or paano ho ba? Hindi pa nagkaroon ng pag-uusap na maisama ho kayo sa lineup po ng administration? At saka bakit po talaga tinuloy nyo po ang pagtakbo pa sa Senado? Ayaw ko po kumandidato noon. Dami nang tatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi lang ako dahil kontento na ako. Dahil aming probinsya, nag-umpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Maliit lang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinakamagulo nung araw, the most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito na ang ginagawa ko ngayon, puro tulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito, lalong-lalo na sa mga overseas workers. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at sa katong card na ito, makapagpapadala sila ng pera diretso sa mga mag-anak. Hindi na mawawala. Malaking tulong sa overseas workers natin ito at sa lahat. Okay. Jean, Philstar.com. Oh, sir, hello. You said that you, whether or not you win, you'd fund EV vehicles. So why the need to run for senator? Ma'am, what's the target? Can you repeat, ma'am? Why the need to run for a senator? Kasi whether or not you win, you'll fund yung electronic vehicle. So, bakit kailangan niyo pa po tumakbo? Bakit ako tumakbo? Para mas madali gawin at maaking mga ginagawang pagtulong sa taong masa dahil punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang ginagawa ko na pamimigay ng jeep, ang daming dinadaanan. Dadaan sa DOST, dadaan kung saan-saan. Mahirap po. Pag nasa Senado ko, mapapabilis ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahirap. Nico Bagsik, Teleradio. Good morning po, Governor Chavit. Sir, na-mention niyo po, nakausap niyo po yung Magnificent Seven po na transport group po, no? How about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa jeepney modernization program. Nagpunta na po sila sa aking bahay. Kasama po sila lahat. Walang humindi.
ang baba ang presyo, lugi ako ron, billions ang lugi ko ron. So, pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation, kinukuha yung prangkisa nila at sinasabi kung saan sila bibiyahe. As far as the electric the modernization program is concerned, payag lahat po sila. And then, Governor, na-mention nyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po, ano? Hindi po ba maapektuhan ito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng Sarao? Hindi po. Dinala ko na rito. Dito ko gagawin. Dito factory. Kung gusto nila tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko. Makakatulong sila kung mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag-compete sila, okay lang. Sila nang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, lugi ako ron. And then finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag-file si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka. I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ako in-endorse. Kung in-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ako in-endorse, salamat pa rin. Sir, Mr. Governor, tapos na po yung 2 minutes natin. Maraming salamat po sa inyo thank lahat. Thank you. Okay. Sir, may tatanong na.